Yes! Tama kayo nang nabasa. Ano po? Ang Miracle in Cell No. 7 na movie, hindi ako naiyak. Hindi ako umiyak. Bakit? Humagulgol ako. Yes! Humagulgol po ako, my dearest disciples. So before anything else, hello there, my dearest disciples. Ako si Sir D, ang inyong maestro, biyahero at kumpanyero. And welcome back to yet another amazing and full of learning episode of Sir D Diary Season 2. Ayun nga! My dearest disciples, no? Officially, ngayong December 25 ay binuksan na ang mga sinehan para sa Metro Manila Film Festival ngayong 2019. Lahat suportahan natin. And ang inyo pong Sir D ay nanood ngayong araw na ito at kararating ko pa nga lang actually, no? mula sa mall, mula sa sinehan. At dalawang pelikula ang akin pong pinanood. Una-una ay ang Miracle in Cell No. 7. At pangalawa naman ay The Mall, The Merrier. Kaya naman, nandito naman muli tayo para mag-review ng mga movie, my dearest disciples. And of course, perspective ng isang teacher na kagaya ko. So, unahin na natin ang Miracle in Cell No. 7. Tama yon kanina, hindi po talaga, honestly, hindi po ako naiyak kasi talaga humagulgul po ako. And of course, in chorus naman po kami na sumisinghot-singhot doon sa sinehan dahil pinaiyak po kami ng movie na ito. Bakit po ganyan po kayo? Ano po? Viva Films? Bakit? But anyway, kidding aside, ito na nga po. First is, I would like to give, parang ang bilis ko na magsalita ngayon, no? Medyo na-excite yata ako, no? Dahil ang tagal ko nang hindi nakapag-review ng movie. Wow. Anyway, going back, yan. Nais ko lang ibigay unang-una yung general impressions ko about this movie. We all know that this is an adaptation of a Korean movie na pinalabas, I think, kaya ba yun? 2013 yata kung hindi ako nagkakamali. And, well, you can't help but compare it. But, nakaka-proud. Nakaka-proud dahil itong movie na ito ay nabigyan nila ng justice yung Miracle in Cell No. 7. Kaya clap para sa team ng Miracle in Cell No. 7. Okay? So, first impression ay, hindi naman sa pagiging OA, pero alam nyo ba, first, ano pa lang, intro pa lang ng movie. Pagpasok pa lang ni Bella Padilla at may nakita siyang, pwedeng sabihin, yung part na yon, tapos yung background music pa lang, hindi sa pagiging OA, pero umiyak na po agad ako talaga. Naiyak na po ako agad talaga. Oo. Ewan ko ba, nag-flashback sa akin. Kasi alam mo na yung story eh. Pero nakaka-amaze din pala, by the way. Although, it's the same story, pero kinontextualize nila. Yun yung gusto ko yung effort na yun. Yung contextualization dun sa kultura ng Pilipino. So, great job kayo dun. So, that's the first impression. Pangalawa, let's talk about the actors. Powerhouse, grabe. Ang gagaling. Unang-una si Sir Aga Mulak. Alam niyo po, napakagaling niyo pong aktor. Saludo po ako sa inyo. At nabigyan niyo po ng justice yung hinihingi ng character. Kasi it's a very challenging character. Yung character ni Lito. Dahil meron siyang intellectual disability. And naging consistent naman po si Sir Aga Mulak doon sa kanya pong pag-arte. Pangalawa, si Sia. Very surprising sa akin si Sia. She's a revelation to me. Nakuha niya ako doon sa yung pinakadulong part. Kasi yun yung climax talaga nung movie. And dun na, lahat kami kumagulgol na. Alam ko po na umiiyak po sila dahil sumisinghot-singhot po sila, kagaya ko. Nakakatawa yun. Anyway, also yung inmates, grabe, ang galing. Nag-compliment talaga silang lahat. Ang husay magpatawa, ang husay magpaiyak. Pero alam niyo po ba, sa inmates, meron akong paborito. At I hope and I think magiging paborito nyo rin siya pag pinanood nyo. Ang naging paborito ko dun sa mga inmates ay si JC Santos, si Mambo. Bakit? Siyempre dapat panoorin nyo kung bakit nga ba paborito ko si JC Santos dun sa mga inmates na yon. Ang galing. Next ay impression ko dun sa mga, di ba usually kaya tayo nadadala sa
sa movie or kaya tayo naiiyak because of the background music, because of the scoring. Pero itong pelikula na ito, may mga piling eksena, mga tatlo o apat yata, na as in zero Zappo scoring. As in emotion lang. Ganyan, no? Yung emotion lang na ganyan. Yung emotion lang na ganun, pero walang linya. Walang linya, walang script, eh. Pero alam mo, nananamnam mo yung ano, yung eksena, tapos umiiyak ka na. Ganun, ang galing. So, ibig lang sabihin nun na nakakonect sila sa audience at nakuha nila, na-capture nila yung attention ng audience. Nadala nila sa eksena yung mga manonood. Yun yung gusto kong sabihin. As in, so, zero scoring talaga. Pero promise, maiiyak talaga kayo. Diba? Ibig na sabihin nun na ganun kagaling yung mga artista nila. Kasi kahit walang background music, nadala nila yung mga manonood. Next ay mga kanta. Yun, yung songs. Mga official soundtrack, kumbaga, ng pelikulang ito. Ang galing, lalong-lalo na yung nakakaiyak na part, yung Tagalog, nung sa mga bata yung umaawit. Abangan nyo yun. And also, yung last song. Yan. Doon sa last scene na last song, ang galing nung song na yon. Perfect. Yan. Fit na fit siya doon sa film na The Miracle in Cell Number 7. And lastly, my impression is dalawang bagay na tumatak sa akin sa pelikulang ito. Una-una yung 1, 2, 3. Yung linyang 1, 2, 3. Bakit? Abangan nyo ulit yon. At of course, pangalawa is yung Sailor Moon. Yan yung mga tumatak sa aking isipan para naman malaman nyo kung bakit, panoorin nyo po. Okay, next naman na part ng aking review ay yung aking natutunan. This is a very personal matter. Things that I have learned from this movie. And tatawagin ko itong 7 things that I learned from Miracle in Cell Number 7. O, diba? That's 7 nga siya. So, 7 learnings. Mabilis lang ito. At tatawagin natin itong Miracle. Yes, kasi ang Miracle ay 7 letters. Ang galing nga, no? Na-amaze? Amaze, na-amaze ako. Miracle. M-I-R-A-C-L-E. O, diba, sakto? Ayan. So, umpisa natin yung letter M, syempre. Ang natutunan ko sa Miracle is number 7 ay M, maging mabuting tao. Maging mabuti tayong ama, maging mabuting ina, anak, kapatid, kaibigan, mabuting mamamayan sa mundong ito, mabuting mamamayan sa bansang ito. Letter I, tinuro sa akin ng movie na ito na ialay mo ang iyong buhay sa iyong taong minamahal. Yes, the magic word there is sacrifice. At nakita ito sa karakter ni Lito. Ito ay ginampanan ni Aga Mulak, no? Para kay Yesha. At ganun din yung mga inmates, no? Handa silang ibigay yung kanilang buhay, no? Ialay yung kanilang buhay para sa mag-ama. So I just realized na parte talaga ng pagmamahal ang pagsasakripisyo. Treatable ba yun? And habang iniisip ko siya, it reminded me of a person who really sacrificed himself for me, for you, for everyone. And in fact, this Christmas, you know, we're celebrating Christmas, but he is really the reason for this season. Yes, siya po ay inalay niya yung kanyang buhay. Okay, namatay siya para sa atin. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Diba? Kaya ikaw, kung sa tingin mo ngayong Christmas ay kasama ka sa mga SMC na tinatawag nila na samahan ng mga malalamig ang Christmas, well, mag-isip-isip ka muna. Yan, let me tell you this, may nagmamahal sa'yo. At para i-prove yung pagmamahal na yan, ay namatay siya para sa'yo. O, diba? Bakit siya namatay para sa'yo? Simple lang. Mahal ka lang niya. Diba? So, and his name is Jesus Christ. Oh, di ba? So maging meaningful nawa ang ating Christmas. He is the reason for this season. Letter R. Natutunan ko sa pelikulang ito to respect people, especially the ones with disabilities. Well, we call them differently abled people. Respetuhin natin sila. And also, not only those people, but mahirap man o mayaman, irespeto natin. Dahil lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng malaya, masaya, at may pantay-pantay na pagtrato. Ganern!
Letter A. Palalahanin din natin yung mga taong hindi masaya ang kanilang Pasko. Kasi sa pelikula, pinakita doon na yung the tragic happened. Imagine, 2 days before Christmas. Well, alam naman natin na ang kwento is, nagkaroon ng death penalty itong si Lito. And yung kanyang pagkamatay ay nangyari, no? 2 days before Christmas. Imagine mo yun. How can you celebrate Christmas if that happened to you? Right? Minsan, we only focus on the happy stuff during Christmas. Or there's nothing wrong with that, no? But we also have to remember those people na hindi masaya ang Christmas nila dahil either namatayan sila ng mahal sa buhay, naulila sila, or sinalantaan ng bagyo during Christmas, di ba? Mga naging biktima sila ng mga karahasan sa buhay. May mga ganong pangyayari sa mundong ito. Now, hindi ko naman sinasabi na hindi na dapat tayong maging masaya kasi hindi sila masaya. But what I'm trying to say is, what we can do is to pray for them, to help them, and to show our love for them, and to be a blessing to them. Because really, they need our love. So alalahanin din po natin sila. Letter C, very simple lang ang letter C. Choose to love and choose to forgive. Need I say more? Mahira, pero kaya. Ito ay pinipili, hindi pinipilit. Next, letter L. Uy, malapit na tayong matapos. I learned that life is really unfair. Yes, life is unfair. Pinakita sa pelikula lang ito that you know, life is unfair. At maraming yulo sa mundo, no? Maraming yulo sa mundo. Si Yulo is the character na ginampanan ni Tirso Cruz at talagang nakakangalit, nakakainis, 'di ba? But of course, we are not to judge people kasi minsan meron ding hugot ng mga 'yan eh. Meron dahilan kung bakit sila ganoon kasama o bakit ganoon yung ginagawa nila. And let us not judge them because you know, hurting people hurt people. Kaya sila nananakit ng tao kasi nasaktan din sila. And sometimes yung mga actions nila is it's so unfair and you can see the injustice in this world. Pero life must go on despite na minsan unfair and unjust ito. Let us believe that there is hope. Let us believe that there is God who is just and who will reward us if we do not give up in doing good things. In short, let us believe in miracle. In cell number 7. Makakatawa ulit. And lastly, last but not the least, is letter E. I learned to, you know, we have to endure hardships in life. At kung maraming yulo sa mundong ito, naniniwala din ako na marami ding lito sa mundong ito. And that is Agamulak's character. So, sino yung mga lito sa mundong ito? Sila yung mga tao na hindi napapagod sa buhay kahit may mga matinding pinagdadaanan. Sila yung mga taong may mga mabubuting kalooban. Sila yung mga taong tapat kong magmahal. At naniniwala ako na sa huli, magtatagumpay ang kabutihan sa kasamaan at magtatagumpay ang liwanag laban sa kadiliman. Kaya, dearest disciples, piliin mong maging mabuti at piliin mong maging liwanag sa mundong unti-unti nang nilalamon ng kasamaan at kadiliman. So, that's it! The 7 things that I learned! M-I-R-A-C-L-E, miracle! Now, the next question is, will I recommend, as a teacher, will I recommend this? The answer is, definitely yes! Yun nga lang, magdala kayo ng maraming tissue sapagkat pihado ko, lalabas kayo ng sinihan na magang-maga, mugtong-mugto ang inyong mga mata. Pero higit sa lahat, lalabas kayong may mga bagong aral sa buhay. So, ano pang inaantay ninyo? Sugod na sa sinihan at panoorin ang Miracle in Cell number 7 na hatid sa inyo ng Viva Films. Congratulations, Miracle in Cell number 7! Great job! At hindi ako umiyak, humagulgol ako. So that's it. Muli, ako si Sir D, ang inyong maestro, biyahero at kumpanyero. And to God be the glory. Bye!